In this video, let's talk about what to prepare in order to pass calculus. Para sa mga bago pa sa channel ko, ako ay isang neuroscience nurse. Ito yung FB natin. Yes, you heard it right. Ako ay isang nurse. I took up nursing kasi super gusto kong maging nurse. Pero looking back, lahat ng mga nasa palibot ko, my high school teachers, lalong-lalo na talaga yung teacher ko sa trigonometry. Sabi niya, huwag kang mag-nursing. Dapat daw nasa engineering courses ako or any math, yung mga courses na maraming math daw kasi sayang daw para sa kanya. My parents, ang mga kapamilya ko, they all want me to take up engineering courses or any course na may maraming math. Even ang list of courses na inooffer sa akin ng DOST before, puro about math. Anyway, since wala akong formal training dito sa calculus, my only experience was, while I was a nursing student, minsan na po akong gumawa ng assignment sa calculus para sa kapatid kong nasa engineering. They all passed calculus in one take. Narinig ko kasi na marami daw bumagsak nito. Now, let me tell you the secret how to prepare in order to pass calculus bilang isang ina nyo o kapatid nyo. Wala akong formal na training nito. Ulitin ko, wala akong formal na training nito, pero bakit makaya ko pa rin mag-solve ng mga calculus problems? Tatlo lang ang ibigay kong tips sa inyo. Number one, order of operations that includes fractions. Huwag niyong kalimutan kung paano mag-add, subtract, mag-divide, mag-multiply ng mga fractions. Kasi kailangan niyo yan sa mundo ng calculus. Yung mga tinatawag nilang mga derivatives, kung ano pang mga words dyan, huwag niyong kalimutan ang fractions or yung order of operations, yung fundamental of mathematics. Or sabihin na natin, yan yung pinaka-basic sa mathematics. Huwag niyong kalimutan ang fractions. Next, law of exponents. Marami pa naman ako talaga nakikita sa mga libro dyan sa inyong calculus, yung regarding sa exponents. Maraming mga powers, yung mga power rules. So, huwag niyong kalimutan ang law of exponents, yung basic ng law of exponents. Number 3, don't forget your algebra. Yung trigonometry, yung geometry. Kaya siguro yung teacher ko sa trigonometry, gusto talaga niyang kukuha ko ng kursong engineering or any course na maraming mathematics. Kasi pagdating sa calculus, maraming ganito. By the way, yung grade ko pala sa trigonometry sa high school, nasa 97%. While yung final grade naman natin sa math sa high school nasa 98%, while sa college ay nasa 99%. Sa bagay, sa college algebra lang naman ang meron, college algebra at saka yung isa ay yung finite mathematics. Napaka-basic na mga math lang naman yan. Minsan na rin nanalo tayo sa Math Olympiad, sa Provincial Math Olympiad hanggang Regional Math Olympiad. Kaso nga lang, hindi ko na naabot yung National Math Olympiad at marami pang mas mabilis sa akin. Sinabi ko lang yan, hindi ibig sabihin na magaling tayo sa math at hindi naman perfect yung grades ko dito, kundi I just love mathematics. Kaso nga lang, mas pinili kong maging nurse. Hindi kasi ako magaling mag-memorize, kaya very challenging ang kursong ito for me. And I thought, dagdag ganda siya. Hindi pala, at super loose siya ako after 12 hours duty, pero very fulfilling. Anyway, what about algebra, trigonometry,
geometry sa mundo ng calculus. I-review nyo yung mga basic nito because you need to be able to manipulate all the parts of formulas and work with variables. Solving with variables is extremely important. Make sure that you will be able to solve example, A over B plus 1 over C plus D tapos may exponent na A equals F. What if? Hanapin natin yung example value ni B. Paano mo gawin yan? Na si B na lang ang matitira. Bali, B is equals to, so that will be B is equals to A over F minus 1 over C minus D na may exponent na E. Ngayon, magtaka kayo kung paanong ito ay naging ganyan. So, i-master nyo lang kung paano mag-transfer-transfer ng mga ganito yung mga fraction na i-transfer mo sa kabila, A over B. Ang iuna mong i-transfer ay itong minus 1 over C minus D na may exponent na E. Tapos, ipagpalit mo lang yan siya. So, ito ay nasa baba na kaya A over yung F minus 1 over C minus D E equals B. Ganyan lang siya kadali. Now, what about yung quadratic equations and factor equations? Dapat huwag nyo rin kalimutan yan at hindi yan nawawala sa mundo ng calculus. Example, yung x squared equals 5x plus 6. Huwag nyo kalimutan kung paano i-equate yan into 0. Or paano mong i-factor out, paano naging ganyan siya para makuha mo yung value ni x dyan. Or vice versa, at kung paano mag-minus to both sides, mag-add to both sides, mag-multiply or mag-divide to both sides. Now, by the way, huwag kayong magpapalito kung meron kayong na papansing wrong grammar at hindi grammar ang topic natin kundi calculus para hindi kayo mawala sa concentration ba. So, concentrate lang tayo sa calculus. Now, kung lahat ng yan ay kinalimutan nyo na, don't worry, i-review nyo lang. I've been a nurse for more than 20 years at super napaka-basic lang ng mga math problems namin sa araw-araw. Pero, ang tanong, bakit naalala ko pa rin yung mga examples, yung algebra? Or sabihin na natin lahat ng ito, bakit naalala ko pa yan? In-nurse lang naman ako. Kasi nag-i-enjoy ako sa pag-solve ng mga math problems. Katulad nito na kung meron kayong mga questions, sinosolve ko at nag-i-enjoy ako dyan. Therefore, practice, practice, practice at huwag pangunahan ng takot. Relax. Relax lang para makapag-concentrate, makapag-focus kayo sa subject niyong calculus. Thank you for watching at abangan ang ating mga basic calculus, yung mga tipong hindi tinuturo sa school at pambahay style ang pagtuturo lang ang gagawin natin. Pero kung gusto niyo yung pang-professional, marami namang mga teachers online that can help you regarding sa calculus. Thank you and God bless.